Hey guys, I'm ARKI Daisy and welcome to Hugot ARKI the Podcast. And this is another episode of Hugot ARKI the Podcast with me, your host Barbz, and of course with my co-host Makoy. Are you there? Hi Barbz. Magandang gabi. So gabi ngayon na nagre-record tayo. Kumain ka na ba? Yes, tapos na. Anong ulam mo? Ayan, bangus. Anong luto? Fried. Wow. As in yung, gundaing ba yun? Ano lang, prito lang talaga siya. Fried. Ako naman. So, magandang bangus sa area natin, di ba? Oo nga, alam mo naman, ang ating area ay ano. Ang TLA nga natin, kasama sa TLA natin, yung pagdidibone ng bangus. Oh, nung high school kami, merong pa-contest ng deboning ng bangus. Ako naman ang dinner ko, kahit hindi mo ako tinanong Max, kung anong dinner ko. Ang aking dinner ay pizza tsaka mangga. Yan, mga leftovers lang. So Max, di ba recently nabanggit mo nakaka-start lang ng fiscal year ulit for the university? Yes, oo. Actually, last week, pero sa ngayon, medyo naghahanapan pa yung mga magtuturo saka mga tuturuan. Kasi, di ba, may mga bagong students, may mga bagong instructor. Ayan, parang tagutuguan moment ngayon. Nasaan na ba yung mga student? Oo, so ganun, parang warm. Mga ganong ganap. Mag-start talaga siya ng March, tapos mag-i-end ng April, May, June, July. July? Around July ba? Oo, actually nabanggit ko yan Max kasi ang ating guest for today ay also nasa ka-team like you Max, and we invited her kasi she's taking up master's degree in engineering management. So pag-uusapan natin ngayon yung mga hows and whys of taking the master's, ano nga ba tong engineering management na to para may idea yung mga listeners natin. So guys, let's all welcome our guest, architect Daisyry Placido-Calma. Hi Days! Hello! Kamusta po? Thank you for saying yes to us. Kamusta ka naman, madam? Okay naman ate. Ngayon nga, halos kakatapos ko lang din mag-laba. Typical na, huwag doon yung may asawa ba, na pagtapos mag-laba, mag-grocery, then after no, dahil nasa academe nga, ayun, checking of papers kasi midterms na nila ngayon. So, napaka-busy talaga this week, tsaka ngayong araw, napaka-productive. Ayun, napansin ko hindi sabay yung yung fiscal year ng school nila sa university namin. Siguro dahil na rin sa academic break kasi nagpa-academic break yung university namin kaya na-adjust nang na-adjust. Ayun, napansin ko. Kami January na doon eh. January. Kaya nag-start. Opo, hanggang May ngayong SEM. Tapos next SEM is mga June to December na siguro yun. Face-to-face so, na. Next time, dyan sa Pampanga. Nire-record na rin. Eh, Makoy, dyan sa Region 1. Ang narinig ko, although hindi pa siya final, baka next year, baka. Medyo matagal pa. Oh, so, hindi madaling mag-transfer ng school ngayon. No? Hindi basta-basta kasi iba-iba yung pasukan, yung fiscal year, start ng fiscal year, ano. So, ayan, before we get into our main topic, eto, madalas naming tinatanong sa mga guests namin, bakit ka nga ba nag-take ng BS Architecture? Natuwa talaga ako. Actually, hindi ko talaga siya totaling gusto. Since yung kuya ko kasi, may kabarkada siya na architect din. Then, tinatake niya sa akin to. Ang alam niya is napakadali. Tapos, nung tinake ko siya, hindi ko alam na papahirapan ko pala yung sarili ko. Di ba nga, konti lang yung mga architect na babae. Tapos, pag tinawag ka na architect, parang, alam mo yun, yung parang as-taas mo. So, okay po sa akin na maging architect ako ngayon. So, pero, parang nung mga bata ka ba, naisip mo na mag-take ng architecture? As in, pangarap mo ba siya ever since? Or, pumasok lang sa isip mo nung parang sinabi ng kuya mo na, mag-take ka ng ARKI, ganyan? Actually, ate, yung pangarap ko, makapasok sa mga iba't ibang bahay nung bata ako. Yun pala, ang purpose pala ni Lord doon is maging architect ako. Kasi, every time talaga makakita akong bahay, ano kaya yung nasa loob ng bahay na to? Gusto ko talagang pumasok. Parang akyat bahay kang yung dati gusto mong pasok. Kali yun din yung naisip ko, nahiyala akong sabihin.
Kaya kasi, curious ako, nakikurious ako sa mga bahay nila, kung ano yung itsura sa loob, ayan. Mm-mm. At saka tanda ko dyan talaga sa Pampanga, madaming magagandang bahay dyan, ano. Saan ka pala sa Pampanga days? Sa Porak, Pampanga, ate. Porak. At bahay ni Senator Lito Lapid, malapit kami doon. Punta na tayo sa main questions. ARKI days, can you give us your brief work background naman? So, after graduation, saan ka nag-apprentice or nag-work until nag-take ka na ng board exams? Hanggang ngayon, 2022. Ayun natin. Nung after kong mag-board exam, ay actually, nag-apprentice muna, di ba? So, ang unang work ko is sa MDC, kung saan kita nakasama. And then, yes. After sa MDC, pumunta ako na dito, bumalik ako sa Pampanga kasi parang will ni Lord na bumalik ako dito sa Pampanga kasi may sakit na yung father ko. So, parang binigyan niya lang ako ng time para makasama yung father ko. And then, after nung makabalik na ako dito sa Pampanga, nag-work ako sa, kung alam niyo yung Hirschbender Associates, yung HBA. Sa, meron din siya sa Singapore. Outsourcing. Tapos, sa HBA, lumipat naman ako ng Dream Builders kung saan kay, sa Mimosa Clark. So, malapit lang, magkalapit lang sila. So, ang naging, parang ang HBA kasi para siyang yung consultant namin sa Dream Builders. Kasi si Dream Builders is, construction management. So, after ko ng project management, consultant ako, tapos after ng consultant, construction management naman ako. Tapos, ngayon naman, palipat-lipat talaga ng career, ano? Ngayon naman, nakaka-diploma ako. So, trinay ko lahat. Inikot mo, Daisy. Trinay ko. Tapos, syempre, bago ako maging architect, ayun nga, marami rin ako dinanas na hirap. So, bago nga ako makarating dito sa Akadim, nag-take muna ako ng board exam. Tapos, naka 3 times akong take, actually. Kasi nga, yung first take ko, di ako pinalad. Tapos, nung nasa MDC pa ako nun. Kakasama pa tayo nun, di ba? Tapos, nung second take ko, nandito na ako sa Pampanga nun, sa HBA na ako nun. Kaso, sakto, namatay yung father ko, nagbo-board exam ako. Tapos, hindi ko alam na namatay pala siya. Sa last day ng board exam ko. Tapos akala ko, makukuha ko na siya kasi pang second take ko na. Tapos yung pinakamasakit pa doon is hindi ko siya nakuha ng pang second take. Tapos yun na, kasi nga, namatay yung father ko. Siguro nagka-ano-ano yung mga iniisip ko. And then after noon, di pa rin ako sumuko kasi syempre alam ko, gusto ng father ko, makuha ko siya. At saka, fulfillment kasi sa akin na matawag na architect, di ba? Kaya pa rin siya, ayun, sa awa ng Diyos, pangatlong beses ko siya nakuha. And after noon, bago architect and master plumber din kasi ako. So, twice pa naman yung master plumber ko. Oo, magkasama tayo noon nung mentor ko, first take mo. Wow! Friend hindi! Si Ate Barbz talaga yung nagturo sa akin sa Kuya Makoy. Siya talaga yung nagturo sa akin nung first take ko sa Master Plumber. So, uy, parang hindi naman. So, twice ko din tinake. So, siguro CPRC na lang yung napagod sa akin. Hindi naman siguro. Grabe na. Five times na akong nag-board exam. So, ayun, sa awa ni Lord, dinala niya ako dito sa Akadim na sabi nga nila, don't self-reject. Kasi nung first ate na nag-aalangan ako mag-take ng sa Akadim. Kasi parang feeling ko hindi ko kaya. Tsaka parang hindi para sa akin yung pagtuturo. Pero passion ko din kasi magturo eh. Parang naalay talaga ako sa pagtuturo. Tapos ayun, nung tinry ko siya, saktong magpapasa ako ng requirements ko for engineering management for masteral. Nakita ko yung pinaka-head namin or core chairman ng sa mga ARKI, ayan. Nakita ko siya, tapos sakto
nagtanong ako kung hiring ba sila. Tapos, ayun, sabi niya, sige, mag-pass ka sa akin ng ano, CV mo, sabi niya. Tapos, sige po, sabi ko, kasi nag-aalinlangan pa ako ng una, kala ko wala akong chance. Tapos, nung mga ilang months lang, tinawag na nila ako para magturo, kaya napaka-blessed, super blessed lang, kasi sabi nga, huwag kang mag-self-reject. Kaya, try mo lang. Sabi nga nila, mas pagsisisihan mo yung hindi mo na-try, kesa sa na-try mo, diba? So, ayun po. Wow. Matanong ko lang din, Days, no? Yung school na nagtuturo ka ngayon, yun yung pinag-graduatean mo or hindi? Hindi po. Bali, pwede pa magpanggit ng school? Sure, oo, pwede. Mm-mm. So, I'm from Don Honorio Ventura Technological State University po. Doon po ako nag-graduate. Pero ngayon, yung school na pinagtuturuan ko is isa sa mga kilalang school din dito sa Pampanga. Actually, private school. Yun yung Holy Angel University. Yan po, dito sa Angeles. Ayan. Anong pinagkaiba ng school na pinag-graduatean mo compared doon sa school na pinagtuturuan mo ngayon? Pagdating sa culture, way of teaching, and many more. Actually, kuya, galing ako sa, yun nga, sa State University. Mm-mm. So, expect na natin na hindi ganun kalaki yung tuition namin. So, from there, nasa 5,000 lang yata kami noon. So, dito sa syempre, dahil university siya or private. So, syempre, mas advanced yung mga, dahil malaki din yung binabayaran, so malaki din yung advancement. Tulad di ngayon, nagre-revit na sila. So, dati kami, hindi kami marunong mag-revit eh. So, di rin kami marunong mag-revit. So, ngayon, yung mga tinuturuan namin, sobrang advanced na nila. So, may mga, yun, may lumion, may Revit. So, napaka-advanced na po nila. Ay, ano ko lang, masingit ko lang dun sa may Revit na sila or lumion na medyo mas advanced. Kasi, palagay ko kasi ang mahirap dyan. Sa State U naman, of course, willing matuto yung mga estudyante. Pero kasi hindi, kulang-kulang yung computer. Kung may computer man, hindi naman niya kaya yung software na kailangan ng mga architecture students, diba? So, yun din yung nakakalungkot na sana bigyan din nila ng pansin na kawawa naman yun ng mga nasa State U. Porke ba, mas mababa yung tuition fee eh. Ano na, hindi na sila nabibigyan ng ano ng... Barbz, ano ba? Based on experience ba yan? Oo, Diyos ko, gumaduit ako nang walang alam sa AutoCAD. As in, talagang nag-effort pa ako before na after graduation, nag-enroll pa talaga ako for talagang yung makakuha lang ng basic AutoCAD. Tapos pati Revit, ganun. Ayun, natanong ko lang kasi relate din. Relate much. Ay, may sinasabi ko kanina, Days? Ayun natin, same tayo kasi nga, dahil nga, sa yun nga, sabi mo, kulang-kulang yung mga computer. So, talagang kailangan mo pang mag-enroll sa labas para makuha mo yung mga certificate na kailangan mo. Yung for example yun, yung AutoCAD. So, kailangan mo pang mag-enroll sa iba. Yun lang naman. Pero, all in all naman natin, same level lang naman ng galing for me. Kasi, hindi naman, hindi kasi sa ano yan, sa school din. Diba? Nasa bata din naman yan. Kung gano'n siya mag-aral. Yun. Yes, tama. And matanong ko lang, ano din pala yung mga subjects na tinuturo mo ngayon? Ayun po, ngayong SEM, ang tinuturo ko is Revit. Huh? And advanced nga sila dahil 'di ba nag-Revit tayo sa ano sa dati nating work. So, yes, so ikaw pa nagturo, di bongga. Dati tinuruan lang ako, tapos bigla ako na nagturo. ikaw na nagturo, nangangalo. Ang galing. So, Revit yung tinuturo mo? Talaga, kasi nakafocus ka doon. AutoCAD and housing. Housing, yung mga batas pang bansa. Ah, okay. Wow. Kalain mo yan, Days. Oo, ngayon, pang higher years. Kalain mo yan, Days, no? Ano, bagets ka lang noon. Ngayon, nagtuturo ka na. Anong tawag na sa'yo, Ma'am Days? Ganon? Oo, oh, what? Nahiya nga ako, minsan parang barkada lang kami, tapos tatawagin nila ako. O, tsang bata mo pa rin naman kasi, Days. Wala ka pang 30s eh. Sobrang bata mo pa. ARKI Daisy, pwede mo bang explain sa amin kung ano yung engineering management at saka bakit ka, or paano ka nag-decide para i-take yung master's degree na to? Okay po. Ang engineering management kasi is
for project manager talaga siya. Kung titingnan niyo po talaga siya is ano siya, parang pinagsama na HR and pinagsamang business management. Kasi napakalawak po ng engineering management. So, dito nga po, pinag-aaralan din namin yung systems engineering, yung mga supply chain ng mga business. So, napakalawak niya talaga. So, kaya kahit na hindi ka talaga ano sa business, is malalaman at malalaman mo talaga yung about sa business. Kasi, di ba, tayo po ay gagawa din tayo ng sarili nating mga firm. So, napakaganda po na malaman din natin yung business side, hindi lang yung about ARKI. So, mas okay din talaga na may alam tayo sa business. Kasi, ayun nga, dahil nga magkakaroon tayo ng firm, mas maganda po na maaral natin kung ano yung sa about sa managing ng mga tao and managing ng business and yung kung paano yung supply chain. Ayan. And actually nga po, nung nag-take ako ng entrance sa Holly na po kasi ako nag-aaral ngayon. So, ang masteral ko po is sa Holly Angel. So, doon din po ako nag-aaral ngayon at nagtuturo. So, ayun, nung tinawagan po ako nung pinaka-head, sabi po sa akin, ako lang daw po yung nag-iisang ARKI na magte-take ng engineering management. So, syempre na-pressured po ako kasi pag sinabi kasi engineering, pumapasok agad sa atin yung mga math. Yeah. So, natakot ako. So, ayun. Pero, sa totoo lang po, ang engineering management is more on math nga naman talaga siya. So, napakadali sa mga engineers, like industrial engineering, ang mag-take ng Master of Engineering Management. Kasi, aligned talaga siya pang-industrial. Mm-mm. Kasi po, ang industrial, inaaral niya lahat. So, flexible. So, nung sinabi sa akin nung pinaka-head na ako nga lang daw mag-isang ARKI, medyo na natakot po ako. Tapos ngayon, niyakan ko yung asawa ko. Sabi ko, bakit ko tinake to? Wala ba silang ibang courses na pwede mong pagpilian? Or yun lang kasi yun, kaya yun na yung tinake mo? Yun lang talaga kasi yun, yung aligned. So, ngayon, pinapropose pa lang naman ng Holly na magkaroon ng master's for ARKI naman. Para nga naman, aligned yung, ano natin, yung pinag-aaralan natin. So, ano naman siya ate? Aligned naman siya eh. Kung tutuusin mo, kung titignan mo lang siya. Kasi, project management din siya. So, yung pinag-aaralan ko, yung trabaho ko dati, project management. So, na-apply ko siya ngayon sa master's na. So, napakaganda niya, tsaka ano, for me, kung ako yung papapilian natin, sasabihin ko sa mga gustong mag-take ng master's is mag-engineering management na lang sila. Kasi napaka-flexible at saka napaka-ganda at ayun, madami kang matututunan talaga. Hindi lang about ARKI, more on business. Parang nasa economical side and managing a firm and businesses talaga. Which is, kung tayo nga, magtatayo talaga ng serious firm, kayang-kaya natin patakbuhin. Hindi lang yung artistic side, yun ba yung ibig kong sabihin? Oo po. Kasi meron kami about sa ano eh, yung sa accounting, about accounting, meron din po kami. Ayan. Kasi, nung nag-extend, kasi Barbz kaninang nag-explain si ARKI Daisy, parang naalala ko nung nasa firm ako ng boss ko kasi konti lang kaming empleyado niya pero nasisilip ko lahat ng transactions hanggang sa BIR, tax payment ng tax, pag transaction ng mga cheque, paano niya dinidivide yung mga budget niya sa nilalaan para tumakbo ng maayos yung business niya, hindi lang more on design. So ayun, naalala ko lang nung nasa apprenticeship ako. Yun yung naabutan ko. Inaaral niya rin ba yung taxation sa engineering management? Paano yung tax? Paano yung auditing? Yes, ate. Naalala ko, napag-aralan din namin yan. Kasi meron kaming economics and engineering, economics and managerial na ano na subject. So, doon, napag-aralan namin yung mga cash flow, ayan. Napag-aralan namin.
Mukhang maganda yan, Barbz. Oo nga, mukhang maganda. Pero mahina talaga ako sa numbers. Ay, nato ko. Kung mga QS words, ganyan. QS words pa nga lang, tinatamad na ako. So, pero interesting yan, ha. Sana may mga ganyang course din na ino-offer yung mga ibang school maliban sa Holy Angel University. Kasi normally, ang mga master's degree na ino-offer sa mga school pag ARKI Engineering is master's in architecture, ganun, di ba? Or construction management. Connected din ba yan sa ano? Yung engineering management is connected din ba sa parang marketing, ganun? Yes po. May ganun din yung factor kasi nga, parang binibenta mo din yung, syempre, yung firm mo, parang i-commercialize, ganun? Opo, ganun nga po. Tanungin ko lang din, Daisy, ilang years ba yung master's in engineering management? Depende kasi sa'yo, ate, kung itutuloy-tuloy mo siya. So, pero aabot siya ng nasa 2 years. Kasi ngayon, ako, nasa 1 year na ako eh. Naka 1 year na ako. Mm-hmm. So, ano na lang yan, thesis at saka kompre. So, baka aabot pa ng 1 year. Ba, magte-thesis ko ulit, Daisy! Opo. Kinakabahan na nga. Hindi, kaya mo yan. Kanina, define mo kung ano yung engineering management. Ngayon naman, paano pa yung proseso ng application? Ano ba yung mga required documents na hiningi? Alam po, parang ano rin siya, parang nagtitake ka rin ng board exam. So, lahat ng, una kang nag-aral. So, ang madadagdag lang is, parang kukuha ka ng, so dati mong parang form 137 ba 'yon nung high school tayo. 'Yun. Parang hingi ka lang ng clearance sa dati mong pinag-aralan or sa dati mong school. Tapos po, yung clearance na 'yon na tsaka yung lahat ng grades mo, hihingiin mo doon. And then yung transcript. Transcript. Ibibigay mo na siya sa new school. So lahat ng nung nag-aral ka ng college, hindi mo na makukuha sa kanila yung grades mo. So sa new school mo na, doon mo na makukuha kasi parang nilipat mo na sa kanila yung transcript of record mo. Yun po. Oo. Ah, ganun pala yun. So hindi siya separate. Hindi po. Okay. Pero may entrance exam pa yan. Oo, ate. Pero po. So hindi naman siya totally mahirap kasi napasa ko naman. Ano naman yung entrance exam related dun sa course or hindi naman ano medyo general? General. Ah, okay. Pwede mong malaman kung mga magkano naman yung tuition fee ng master's degree? Kahit range na lang. Yes. Range siya sa kasi ng nasa 20 to 30. Depende po sa school. For anum? So sa akin dito sa Holy, ayun po, depende sa units na makukuha mo. Kasi po sa akin, every SEM, ang nakukuha ko lang na units is 9 units. So every Saturday lang po siya. So iba rin sa ibang school every weekdays sila nag-aaral. So kami, weekends kami. So pwede pa kami magtrabaho. So kaya ganun po. Kaya 9 units lang. So 9 units around 20 to 30K. Bali, tri-SEM po kasi kami. Every four months dapat nagbabayad ka na. Oh my God! So, malaki din, ano? Mahal din siya. So, ayan, ARKI Daisy. Ano naman yung mga pros and cons sa pag-take ng master's degree habang pandemic? For me po, yung advantage na habang ngayon nasa pandemic tayo. Kasi nga po, di ba, nagtatrabaho ko every Monday to Friday. And then Saturday yung class ko. So, ito po yung napaka-flexible ng time. Kumbaga, hindi ka na pupunta sa school para mag-aral. Nandito ka na kagad sa bahay lang. And, ayun, sa pamasahe, sa mga gamit sa school. Hindi mo nakakailanganan kasi dito sa bahay meron ka na. Saka meron ka ng pagkain. Pagkagising mo agad, meron ka ng pagkain. Ayun, hindi mo na iisipin. And, yun nga po, sabi ko nga, flexible yung time. Magagawa ko pa yung mga sidelines ko. Yan. So, napaka-flexible. And, yun nga lang po, yung disadvantage is, medyo hirap. Hirap ka lang maka-gets ba? Kasi, minsan, kapag naririnig mo lang sa speaker yung nagsasalita, parang hindi mo pinofocus talaga yung pag-aaral.
Parang, ano, parang inaantok pa. Oo, totoo. Parang less interaction talaga with the speaker. Talaga, kaya medyo naintindihan ko yung mga students ko pag inaantok sila. Kasi, talaga, kasi parang inaantok pa, tsaka dahil recorded, kaya parang tatama rin ka talaga. Ganun siya. Oh, pre-recorded yung mga lectures nyo. Tapos right after that, ano lang, doon na lang yung open, parang open discussion na lang after the lecture. Yes po, open discussion. Mm. Or minsan, may depende rin sa ano, sa nagtuturo. Minsan ayaw nilang nagre-record para gising na gising yung mga bata. Pero meron din yung mga nagre-record para pag may nakalimutan kami, doon na lang kami magbe-base, so hindi na kami magtatanong sa teacher. Mga ilan naman kayo sa klase ng engineering management? Ano kami ate? Nasa 12. 12 kami. Oh, wow! Konti lang. Oo, oh, konti lang talaga. Mm-hmm. Pero ano, tutok talaga kami kasi nga, tutok yung teacher, oh, kumbaga. Oo, oh, nga sa oh, eh. So kami talaga matatawag every recitation. Oo, oh, nga so, eh. Eto, yung teacher ba, engineer? Engineer din? Boss po. Puro sila engineer. At saka doctors. Hmm. Doctors. Anong, so, field of, anong field of engineering? Depende po sa tinuturo nila. For example, may teacher kami sa ECE. May teacher kami ng sa industrial engineering. Mga doctors po yan, ha. Pero meron, oh, din po kami parang nag-graduate lang of master, masters. Di pa po siya doctor. Parang incoming doctor pa lang siya. So, ayun po. Depende sa subject. Parang ano talaga, ano, specialization, specialized yung nagtuturo. So, are you also planning to take the doctorate after the master's? Para maging doktor ka na rin, Doktora Daisy. Pampapala rin po, sabi nga nila, sabi ko nga, oh, don't wow. Project. So, kung may pera pa ako, tsaka kung kaya pa ng utak. Gustong-gusto. After nitong pag-take mo na master's, ano naman yung application na gagawin mo? Stay pa rin ba sa university or may plans kang i-apply yan sa actual firms or actual work na outside university na? Actually po, ang plan ko talaga is mag-stay sa academe. Then, habang napagsasabay naman kasi minsan or hindi naman kasi totaling kinakain ng oras ko sa school. So, pag may time naman na makagawa kami ng firm ng asawa ko, siya naman yung magmamanage. So, siguro paano-ano na lang ako, pa-visit-visit, or ako na lang yung consultant niya. Ayan. Pero, stay pa rin po ako sa academe. Talagang, yun talaga yung, ano ko, parang... Calling. Yun nga, calling at. Wow! Ang iyong asawa ay arkitekto din o engineer? Engineer po. Civil engineer. Siya ay may sariling construction firm? Actually, ate, meron kaming sariling firm. Kaso, designing pa lang kami. So, siya gumagawa siya ng mga structural analysis. So, ako naman, mga plans. Pero, hindi pa kami nagbibuild. So, siguro pag kami ng pagkakataon ni Lord and ng ganyan din, ng pera, gusto na namin gumawa ng firm. Ayan. Oh, magastos talaga, ano? Tsaka, currently employed siya ngayon. In your own opinion, Daisy, why is it relevant for Filipino architects to acquire a master's degree in engineering management or any sort of specialization in architecture and construction? For me, ate, napaka-vital na kasi na meron tayong master's. Kasi, hindi na siya sa experience lang. Kasi ngayon, yung mga companies kasi, tumitingin na rin sila sa kung hanggang saan yung na-acquire mo na diploma ba, or yung kung saan ka na, kung meron kang continuation sa professional mo, yan, sa profession mo. So, for me, diba? So, for me, napaka-vital talaga. Saka lalo na sa promotion natin. So, ngayon sa academe kasi, kapag need mo ma-promote, dapat may master's ka muna. So, hindi ka ma-promote hanggang wala kang master's. Or, hindi ka man siguro magiging regular. Yan. Kung wala kang master's. Kasi, hinahanapan talaga ng master's yung mga teachers sa academe. Yan. Pero right now, ikaw ay
full-time instructor or part-time? Right now po, full-time ako. Oo, kaya ka rin nag-take ng master's degree para maging full-time ka sa academe. Okay, requirement din pala siya. Ikaw, Makoy, ay you're also taking master's degree or you're planning to take any master's degree course soon? Or no? Ayon na. Hindi naman more academe yung ano eh, yung master's eh. Kasi sabi ko nga, yun nga po, yung pinag-aaralan ko ngayon is for project manager. So, magagamit pa rin siya. Kahit lumabas ka, di ba? Oo. Hindi siya gaya ng pag nag-take ka ng parang history. Sabi ko lang, hindi yung history. Sa academe lang din naman talaga, or research. Sa academe lang din talaga, or research works din. Yan, kung siguro kung makita na yung right na master's for me, yan, pwede na siguro. Nakakatawa siya. Diba? Ako yung, ang mahanap na yung tamang master's degree me. Oo. Kala ko ate, right girl. Oo nga eh. Sa tamang panahon. Ayan, nasa funny side na tayo ng podcast. So, ayan, ARKI Daisy. Madalas namin itong tinatanong or lagi namin talagang tinatanong sa lahat ng mga guests namin. Ano ba yung pinakasabaw moment mo during college days na naaalala mo? Pwede bang pa-share? Actually, nung sinend yung sa akin yung question na yan, tawang-tawa talaga ako kasi naalala ko yung mga dati kong ginawa or yung kasabawan ko talaga. Actually, dami kong sabaw moments talaga nung nag-aaral ako. Hindi ko lang maisa-isa kasi talagang kung maririnig to ng mga classmates ko dati, tawa siguro sila lang tawa kasi ito yung pinaka nakakatawang experience ko. Hindi ko masasabing sabaw talaga siya. Kasi, ang nangyari kasi, nag-text sa akin yung classmate ko. Kailangan namin mapasa ng major plate. Eh, nag-text siya sa akin, sabi niya, "Days, urgent to. Pwede bang pakisuyod ganon-ganon, chuchu-chuchu," sabi niya. Tapos, nag-reply ako dyan, sabi ko, "Sinong urgent?" Tapos tao, nung pagkakonferent sa akin, tawa sila ng tawa. Di nila alam kung hindi ko talaga alam yung urgent. Or kung nakakala ko sino si urgent. Kasi ate, pagkakasabi niya, urgent to. Sala ng tawa talaga nung nakita nila ako. Lahat ng mga classmates ko alam yun. Ayun ate, ano, yung isa pa sa mga sabaw moment ko, yung, alam mo yung, nag-major plate ka ng ilang araw. Tapos wala kang tulog. Tapos, nung after mong mapas yung major plate mo, matutulog ka na. Kasi, mga gabi yon, gabi na matutulog na. Tapos, lilingat ka. Akala mo may pasok. Madaling araw naligo na ako, ate, mga 1 a.m. Akala ko kasi, ano na, may pasok na. So, ganun, sobrang sabaw. Siguro yun ng, ano, na pagod na tsaka maraming iniisip. Oo nga eh. 1 a.m. naligo ako. Nagulo yung, ano, body clock niya. Hindi kasi, body clock. Pero right now na you're taking the master's degree, meron ka rin ba mga ganyang moments na parang nasasabaw ka pa rin or medyo namamanage mo naman yung time since online naman, you have more, hindi ka na, wala ka nang, parang hindi mo na kailangan mag-prepare ng, alam mo yun, para pumasok sa school. May one time ate, buti na lang, nakamute ako. Natawag ko yung teacher ko na love. Ay, hindi man na nasaro ko. Okay, alam na niya. Tumasagot ako, nagre-recite ako, love. Sabi ko, munti na lang nakita ko. Oh my God. Alam na nila. Okay, host takeaways. Ito, masasabi ko talaga na si ARKI Daisy ay isang fighter. Diba? So, madami din siyang pinagdaanan. Nakailang ulit, sabi niya kanina, nakailang ulit din siyang take ng mga exams. Actually, nung nagkukwento siya, may naalala din akong classmate ko nun sa review center. Nung nasa Manila ako, ayan, kwentuhan kami. Nung nagpakilala siya, sabi niya, pangatlong beses na daw niyang pumasok sa review center na yun. So, ibig sabihin, nung kasabay ko na siyang mag-take, yun yung third time niyang mag-take. So, at last, pumasa na rin siya kasama namin. Pero kahit na nakailang take siya, ayun pa rin, ayan, pumasa pa rin, at look at him now, na maganda na yung kinalalagyan niya, just like ARKI Daisy. Hindi ba? So, kung hindi siya nag-try, hindi niya maabot kung ano yung meron siya. At masasabi ko rin na she has a strong heart kasi during nakitake siya ng world exam, yun yung time na
nawala yung father niya. And so nakarelate din ako kasi nung college ako, yun din yung time na namatay yung father ko din. I think nasa design 7 ata ako noon. So hindi niya na ako nahintay na mag-graduate. Actually madaming mga ARKI na madaming malalalim na problems pero nasusurpass pa rin natin. Di ba? Just like ARKI Daisy. And another, sabi niya kanina is don't self-reject. So and so kung may pangarap ka sa buhay at may gusto ka talagang marating, ang pinakaunang maniniwala sa iyo yung sarili mo, di ba? So tama yung sabi ni ARKI Daisy kanina na huwag mong i-reject yung sarili mo. And last take away ko, lagi kong naririnig sa isang colleague na kapag architect daw, jack of all trades pero master of none. Pero since itong topic natin is about taking master's degree or taking specialization, eto si ARKI Daisy, nag-take siya ng master's na talagang masasabi niya na doon siya specialize. So hindi na siya jack of all trades kasi magkakaroon siya ng isang bagay na talagang makakabisado niya at may i-apply niya for actual practice. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. So that is my host takeaway for today's podcast. Yeah. Actually, madagdag ko lang din yung sinabi mo about architect Daisy taking up this engineering management. Kasi kahit outside school, doon yun yung initial na rason kung bakit siya nag-take para maging full-time dun sa school is magamit niya din kasi yung engineering management paglabas kasi combination siya ng marketing, project management, tsaka yung mga economics ganyan, engineering. So, sobrang ano siya, sobrang broad din nung application and flexible yung application nung course. So, maganda siya. Actually, medyo na-enlighten din ako na sana may mga mas maraming school pa yung mag-offer ng ganung course, master's degree. And natutuwa din ako kay Daisy kasi kaibigan ko siya since 2014 or 15 hanggang 16. Mga 2 years din kami naging magtropa niyan. So, nakaka-proud yung ano, yung nangyari kay Daisy na kasi bata-bata lang ko dati, bunjing-bunjing lang yun. Hindi naman yan, naunahan pa nga ko yan, mag-asawa eh. Pero look at her now, prof na siya, taking up master's degree. So, ganda din yung ano yung track niya ngayon. I'm so proud na naging part din ako ng kanyang journey. Na nakita ko siya since nung nag-take siya ng ARKI, first time niya mag-take ng ARKI and Master Plumber. Nakita ko yung ano niya, yung sakit talaga yung naramdaman niya. Pero at the same time, napipilip ako kasi sobrang positive niyang tao kahit na nag-fail siya sa first board exams niya. Ano pa rin yung drive niya to take the board exam and to learn more. Imagine, nag-master's degree pa siya. Kung hindi ako nag-master's degree, pero siya nag-master's degree. Nasa academe siya ngayon. So, nakakatawa magpatuloy mo yan, Days. Ayan, so very inspiring din yan. And very insightful podcast episode with ARKI Days. So, ARKI Days, do you have any parting words sa ating mga Hugotarian listeners? Sa mga kagaya mo na nagnanais na mag-take din ng any master's degree? Especially now na medyo nasa post-pandemic era na tayo. So, yung mga may balak, ano yung maibibigay mo sa kanilang advice? Yes po. Yung pinaka-advice ko lang is lagi nilang tandaan na nandyan lagi si Lord para sa kanila. Even na nagkakaroon ng problems, di naman kasi maalis talaga sa atin yon na magkaroon ng problema. Kumbaga, pinapatibay lang talaga tayo ng panahon tsaka ni Lord. Ang maiiwanan kong verse sa inyo is yung life verse ko na Jeremiah 29:11. For you know your plans for me, plans to prosper me and not to harm me, plans to give me hope and a future, sabi nga ni Lord. Kaya yun lagi yung tinatatak ko sa isip ko na lagi may plans si Lord para sa akin. Laging nandyan si Lord para sa akin kahit na sobrang dami, sobrang hirap sa araw-araw na gumising. Sa araw-araw na lumaban, nandyan lagi si Lord na hindi ka iiwan kahit naiwan ka na ng lahat. Siya, hindi ka pa rin niya iiwan. Sa mga gustong mag-take ng masters, yun nga, lagi kong sinasabi na don't self-reject. Kasi nung una, nag-self-reject ako. So, hindi ko siya trinay nung una. So, nang hinayang tuloy ako sa mga years na dapat, trinay ko siya. So, yun lang lagi kong sasabihin sa inyo na try and try. And sabi nga nila, hindi mo, yun nga,
mas pagsisisihan mo yung mga bagay na hindi mo trinay sa mga trinay mo. So, ayun, laging mag-pray and magpaka-humble lagi. And sinasabi nga ng mga classmates ko na ako daw, di na daw nila ma-reach. Ayun. Sabi ko, hindi. Sabi ko, siguro, ano lang, grace lang talaga ni Lord. Grace lang talaga ni Lord. Kasi ate, silang lahat, pumasa sila ng unang exam lang. So ako, ako lang mag-isa yung third time na nag-take. Nakakala nila parang kolelat. Parang ganun yung tingin ng iba, kolelat. Uh-huh. Pero hindi ako sumuko. Nag-pursige pa rin ako. And yun, binigay rin ni Lord. And hanggang ngayon, nag-pursige pa rin. And alam ko, bibigay pa rin ni Lord yun. Ayan. Kanya-kanyang time din talaga yan, di ba? Oh, focus lang talaga sa sarili mong goal. Hindi mo a business ng iba. Tama. Oh, ayun. Yeah. True. Ang galing eh. Yun yung mahirap talaga sa part na yan eh. Yung isasara mo yung tenga mo at papakinggan mo yung sarili mo. Yun talaga yung pinamahirap. Pero sobrang worth it yung pakiramdam pag na-overcome mo yung stage na yun talaga. Na talagang ginawa mo yung kung ano yung talagang gusto mong gawin. Na hindi ka naapektuhan sa kung ano yung sinasabi ng ibang tao. Especially ng family, minsan kasi iba yung atake pag family yung nagsabi. Medyo nakaka-discourage, pero nakatuwa kay Days kasi sobrang ano yun. Yung family mo naman sobrang supportive, di ba Days? Kahit anong nangyari yung mga failure na yun, andun pa rin sila. So, napakapalad mo din. Mm-hmm. Sana all. Alright. So again, thank you, Architect Daisy Placido-Calma, for joining us here today. Do you want to plug your socials to our listeners where can they find you? Paki-like po yung ano namin, yung DCN Architectural Engineering Services. Yun okay. Po yung dalawang mag-asawa. Facebook page yan, no? Yes po, yes. Oh, alright. So, ilalagay natin yan sa ating description box below. So, palike na lang guys ang kanilang Facebook page. Alright, and to our Hugot ARKI listeners out there, kaway-kaway naman dyan. Thank you so much for listening to our Hugot ARKI, the podcast. Please don't forget to follow us on Spotify, Apple Podcast, Anchor, and other podcast hosting platforms on the web. And if you have any topic that you want us to discuss on this pod, just PM us on our Facebook page, Hugot ARKI. That's H-U-G-O-T space A-R-K-I. Or you can also DM us on our Instagram at hugot.arki. Just remember to like and follow us for more ARKI memes and updates. And by the way, we also upload our podcast on our YouTube channel, Hugot ARKI. So please subscribe, like, and share this episode to your ARKI friends and classmates. Salamat Day sa ano. Sayang hindi kita mamimit. Sobrang ano kasi, limited yung time. Pero I guess magkikita din tayo later on. Pag kinasal ka na ulit. Hindi, ano na lang, gawin mo ang ninang pag nanganak ka na. Pwede. Wow. Sige. Pero ninang lang, hindi sponsor. Pwede test ko yan, Makoy. Ayun naman, Makoy. Gawin ka daw Nino. Why not? Ninong Makoy. So again, yes, Ninong Makoy. So there you go. So again, this has been your host, Barbz, together with my co-host, Makoy. Thank you for tuning in to Hugot ARKI, the podcast. See you on our next podcast. Bye! Thank you. The views and opinions expressed in this podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of Hugot ARKI community. Any content provided by our hosts or guests are of their opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual or anyone or anything.